Kung minsan ay nilalapitan lamang tayo ng mga tao dahil may kailangan sila. Ngunit kapag wala kang pera ay hindi ka nakilala. Ikaw, naranasan mo na bang utangan ka ng ibang tao ngunit sa bayaran ay iniiwasan ka na? Yung ikaw pa ang nahihiya kapag nakikita mo sila. Kung ganon ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Madalas bumibisita sa bahay ni Mang Karding ang kanyang mga kamag-anak. Paano naman kasi ay malaki ang kanyang bahay at higit sa lahat ay isa siyang mayaman. Wala itong anak at wala rin itong asawa dahil noong binata pa lamang siya ay trabaho lamang ang nasa isip ng matanda. Kaya ganito ang naging buhay ni Mang Karding. Maraming salapi kaya palaging nilalapitan ng maraming mga tao. Mang Karding, baka naman pwedeng makautang ako sa'yo ng 2,000 piso. Wala na kasi ako pambili ng gatas ng aking anak, nahihiyang sabi ni Aling Maring. Ngunit sadyang malambot ang puso ng matanda at agad dumukot ang pera sa kanyang bulsa. Sige, ito ang pera at ibili mo na agad ng gatas ang iyong anak, nagmamadaling sagot ng matanda. Nang dahil doon ay agad na umalis ang babae, ngunit sinasamantala lang pala nito ang kabaitan ni Mang Karding. Ipangsusugal lang pala nito ang pera para kung sakaling manalo siya ay mababayaran na niya agad ang matanda tapos magkakaroon na rin siya ng sariling pera. Nakakatawa talaga si Mang Karding, ang daling magpahiram ng pera. Ang sarap talaga sa pakiramdam na magkaroon ng kapitbahay na katulad niya, natatawang sabi ni Aling Maring. Sa kasamaang palad ay naipatalo nito ang pera kaya wala na siyang balak na ibalik pa ang hiniram nitong salapi sa matandang lalaki. Pero si Mang Karding ay sanay na sa ganitong mga pangyayari at hindi na lamang nito iniisip na babalik pa sa kanya ang mga pera na kanyang ipinahiram. Hindi naman talaga siya nagpapauto dahil sadyang malambot lamang ang kanyang puso. Karamihan sa mga tao ay ganito ang ginagawa sa kanya kahit na rin ang kanyang sariling mga kamag-anak. Palagi siyang hinihinga ng pera tapos hindi na ibabalik sa kanya. Kahit anong okasyon ay palagi silang nakukumpleto. Tuwing Pasko ay sa bahay niya pumupunta ang mga ito. Lahat ng gastusin ay siya ang gumagastos tapos may uwi pang pagkain ang ibang mga tao. Tito Karding, mamamas ko daw ang anak ko sa'yo. Gusto niya raw ng bagong bisikleta. Yung mamahalin ha, na ipagmamalaki niya sa kanyang mga tropa. Sabi ng pamangkin ng matanda na si Maricel. Sige, hindi ko naman kayo mahihindian. Hayaan mo at sa isang araw ay ibibili ko siya ng bagong bisikleta. Pilit ng iting sagot ng matanda. Kung minsan ay nagsasawa na talaga si Mang Karding dahil puro paghingi na lamang ang kanyang naririnig tuwing lalapitan siya ng kanyang mga kamag-anak. Para bang may utang siya sa mga ito at palaging sa kanyang pera na lamang nakaasa. Masaya naman nilang ipinagdiwang ang Kapaskuhan, ngunit kahit na isang regalo ay wala naman siyang natatanggap. Siya na nga ang gumagastos, ngunit para bang ginagamit lamang siya ng mga ito upang sumaya ang kanilang buhay. Lumipas ang isang oras ay si Erica naman ang lumapit sa kanya, ang kanyang pamangkin na meron ng anak, ngunit hindi pinanagutan ng lalaki na nakabuntis sa kanya. Tito Karding, sa totoo lang po ay marami pa po akong gagawin sa aming bahay. Magpapaalam na po ako pero bago po ako umuwi ay baka po pwedeng makahingi ako sa inyo ng pera. Kailangan ko lang po kasi talaga sa ngayon, na kayo kong sabi ni Erica. Sige pamangkin, wala namang problema. Hanggat kaya ko kayong tulungan ay tutulungan ko kayo, paliwanag ni Mang Karding. Ang sabi naman ng matanda sa kanyang sarili ay wala naman siyang pamamanahan ng kanyang mga yaman kung sakaling siya ay mawala sa mundong ito. Kaya ganito na lamang kabait ang matandang lalaki sa kanyang mga kamag-anak na kapag may humingi ng tulong ay hindi niya tinatanggihan. Marami kasi siyang mauunlad na negosyo na ibang tao na ang mga kumikilos at kusa na lamang dumadating sa kanya ang pera. Pagkatapos naman ng kasiyahan ay siya na lamang ulit mag-isa sa kanilang bahay at wala na ulit siyang kasama. Dito talaga nakakaramdam ng kalungkutan si Mang Karding dahil wala man lamang siyang makausap. Isang araw ay may isa na namang babae na hindi niya kilala ang lumapit sa kanya. Ang akala niya sa una ay manghihingi ito ng pera
Ngunit iba pala ang sasabihin ng babae sa kanya. Sir, bago lang po ako dito sa inyong lugar, kaya kailangan ko po talaga ng trabaho. Hindi naman po ako nakatapos sa pag-aaral. Tatanungin ko lang po sana kayo kung meron na po ba kayong katulong sa inyong bahay? Malungkot na tanong ng babae. Nalaman ni Mang Karding na marami na itong napagtanungan, ngunit kahit na isa ay walang tumanggap sa kanya. Wala akong kasambahay at pasensya ka na dahil hindi talaga ako kumukuha ng katulong, sagot ng matanda. Ngunit patuloy na nagmamakaawa ang babae dahil kailangan talaga nito na kumita ng pera. Pakiusap po, mayroon po akong dalawang anak at may sakit po ang aking asawa. Ako lang po talaga ang aasaan ng aking pamilya, naluluhang sabi ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay muling tinanggihan ni Mang Karding ang pagmamakaawa nito. Pasensya ka na talaga, iha, pero bibigyan na lamang kita ng tulong. Saglit lang at hintayin mo lamang ako dito sa labas, paliwanag ni Mang Karding. Sa pagbalik ng matandang lalaki ay may daladala na itong mga pagkain at dumukot rin ito ng pera sa kanyang bulsa. Tanggapin mo ito para matulungan ang iyong pamilya. Hindi naman ako humihingi ng kapalit o ng kahit na anong kabayaran, nakangiting sabi ni Mang Karding. Agad namang tinanggap ng babae ang tulong ng matanda at kinalimutan nito ang hiya para sa kanyang pamilya. Pasensya na po talaga kayo. Malaking tulong po talaga ito para sa aking mga anak at asawa. Hindi ko po malilimutan ang inyong ginawa, umiiyak na sabi ng babae. Lumipas ang tatlong araw ay muling bumalik ang babae sa bahay ng matanda. May daladala itong mga prutas at gulay dahil may tanim daw ito sa harapan ng kanilang bahay. Iha naman, ang sabi ko naman sa'yo ay hindi na ako humihingi ng kapalit. Pero maraming salamat dito ha, masayang sabi ni Mang Karding. Nakakahiya naman po sa inyo, wala po akong pambayad, kaya ang mga yan na lang po ang ibinigay ko sa inyo, nakayokong sabi ng babae. Sa sandaling ito ay naramdaman ng matanda ang makatanggap ng kapalit sa kanyang mabuting ginawa. Sobrang saya ni Mang Karding dahil ganito pala ang pakiramdam ng ikaw ay masuklian. Kahit na kailan kasi ay wala siyang natatanggap na kahit na anong bagay mula sa kanyang mga kamag-anak, kahit ilang beses niya pa itong mga matulungan. Sa tuwing may okasyon lang naman kasi siya, pinapasyalan ng mga ito o kaya naman kapag nangangailangan sila ng mga pera. Lumipas ang dalawang linggo habang nagdidilig ng kanyang mga halaman si Mang Karding ay muli nitong nakita ang babae. Nagkakalkal ito ng mga basura na parabang naghahanap ito ng mga bakal at bote. Nang dahil doon ay agad itong nilapitan ng matanda upang tanungin tungkol sa kanyang ginagawa. Bakit ka naman nagkakalkal ng basura? Wala ka pa rin bang trabaho? Tanong ni Mang Karding. Wala pa rin po akong trabaho. Wala naman pong tumatanggap sa akin dahil mababa po ang tingin sa akin ng ibang mga tao, paliwanag ng babae. Talagang awang-awa ang matanda nang dahil sa kanyang nalaman. Hindi man gusto ni Mang Karding na magkaroon ng katulong sa kanyang bahay, ngunit kinausap nito ang babae. Sige, kung ganon, gusto mo bang maging isang kasambahay? Kukunin kitang katulong dito sa aking bahay, sabi ng matandang lalaki. Talagang gulat na gulat ang babae sa kanyang narinig dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng trabaho. Totoo po ba ang sinasabi nyo? Kung ganon ay pumapayag po ako. Mahirap po talaga magtiwala pero hinihingi ko po ang inyong tiwala, nagmamadaling sabi ng babae. Kinabukasan rin ay nagsimulang magtrabaho ang babae. Nalaman ni Mang Karding na Micaela pala ang pangalan nito. Micaela, ikaw na ang bahala sa lahat. Hindi kita para utusan at gawin mo na lang ang iyong makakaya, paliwanag ni Mang Karding. Sa unang araw pa lamang ng babae bilang isang katulong ay naramdaman na ng matanda na gumaan ang kanyang buhay. Hindi na siya nalulungkot dahil may nakakausap na siya at higit sa lahat ay may kasama na siya sa kanyang bahay. Nalaman din ni Mang Karding na mapagkakatiwalaan talaga si Micaela at higit sa lahat ay hindi ito nagpapahinga. Lumipas ang isang buwan ay may okasyon na namang gaganapin sa kanyang bahay. Kaarawan kasi ng kanyang pamangkin. Ngunit dito nila napagdesisyonan na magdiwang ng kaarawan. Alam kasi ng mga ito na wala silang gagastusin at iaasa na lamang nila ang handa sa kanilang tiyuhin.
Isa-isang dumating ang mga ito, ngunit nagtaka sila nang makita si Micaela. Ang kanilang tanong sa matanda ay sino ba ang babaeng ito? Tito Carding, mabuti naman pala at may katulong na kayo. Sa totoo lang ay hindi po kami nakapagluto, kaya baka naman pwedeng utusan nyo na lamang siya na bumili ng mga pagkain sa labas, sabi ni Maricel sa kanyang tiyuhin. Sige, pwede naman po akong bumili ng pagkain sa labas at bigyan nyo na lamang po ako ng pera at listahan ng aking mga bibilhin, sabi ni Micaela. Sige, maglilista lang ako ng mga pagkain at humingi ka na lamang ng pera kay Tito Carding, sagot ni Maricel. Talagang gulat na gulat si Micaela dahil ganito pala ang mga ugali ng mga kamag-anak ng matanda. Halos lahat na lamang ng bagay ay iniaasa nila kay Mang Carding. Sir, ang akala ko po ba ay kaarawan ni Maricel? Bakit po kayo pa ang magbabayad sa mga pagkain? Nagtatakang tanong ni Micaela. Hayaan mo na, iha. Ganyan talaga sila. Ako ang pinapagastos sa lahat ng gastusin. Alam kasi nila na wala akong sariling pamilya. Pinagbibigyan ko na lang din sila dahil wala naman akong ibang pagkakagastusan ng pera, paliwanag ng matanda. Pero sir, hindi niyo po ba naiisip na umaasa lamang sila sa inyo? Nasasanay po sila na palagi niyo silang binibigyan ng pera, pero kahit kailan naman ay hindi niya kayo sinasamahan. Pumupunta lang sila dito nang dahil sa inyong kayamanan, paliwanag ni Micaela. Alam ko naman yun, pero wala nang ibang mahalaga sa akin kundi ang makatulong. Ang sabi ko naman sa'yo ay hindi ako naghahanap ng kapalit, sagot ni Mang Carding. Pero hindi niyo po ba naiisip na baka pag wala na kayong pera ay wala na rin kayong mga kamag-anak? Ang ibig ko pong sabihin ay baka pera lang ang habol niya sa inyo at kapag kayo na po ang naghihirap ay baka kayo pa ang hindi nila tulungan, muling paliwanag ng babae. Lumipas sa maghapon ay si Mang Carding lamang ang gumagastos sa lahat. Hindi lahat ng tao doon ay kanyang kakilala, ngunit siya pa rin ang nagbibigay ng pera. Bago umuwi ang pamilya ni Maricel ay humingi pa ito sa kanya ng 5,000 piso dahil ito daw ang regalo sa kanya ni Mang Carding. Si Micaela naman ay sobrang daming linisin dahil iniwanan lamang nila ang bahay ng matanda na sobrang gulo at sobrang marumi. Micaela, tutulungan na kita sa paglilinis ng bahay, sabi ng matanda. Hindi na po sir, kaya ko naman pong gawin ang lahat ng ito. Magpahinga na lamang po kayo dahil alam ko naman po na napagod kayo, sagot ng babae. Pasensya ka na talaga, pero sige, huwag kang mag-alala dahil dadagdagan ko na lamang ang sweldo mo, nahihiyang sabi ni Mang Carding. Hindi naman po kailangan, trabaho naman po na gawin ang bagay na to. Sapat na po sa akin na nabigyan niyo ako ng trabaho, sagot ni Micaela. Lumipas ang isang taon ay naging maayos na ang pamilya ng babae. Gumaling na rin ang asawa nito sa kanyang karamdaman nang dahil sa tulong ng matanda kay Micaela na pagbibigay ng trabaho. Malapit na ang kaarawan ni Mang Carding kaya tumawag ang mga kamag-anak nito sa kanya. Nagpanggap naman ang matanda na naubusan na siya ng pera at nang dahil doon ay hindi siya maghahanda. Ano? At paano naman po nangyari ang bagay na yon? Tanong ni Maricel. Marami akong mga dapat na unahin dahil nalulugi na ako. Alam mo naman na matanda na ako, kaya hindi ko na masyadong natututukan ang aking mga negosyo, pagkukunwaring sabi ni Mang Carding. Lumipas sa mga araw ay kaarawan na ng matandang lalaki. Talagang inaasahan niya na pupunta ang kanyang mga kamag-anak, ngunit kahit na isa ay walang pumunta sa mga ito. Tanging ang asawa at mga anak lang ni Micaela ang dumalo sa kanyang kaarawan. May dala itong mga prutas at gulay upang iregalo sa matanda. Sir, nasaan na po ang inyong mga kamag-anak? Bakit po wala pa sila? Malapit na pong dumilim ang paligid, nagtatakang tanong ni Micaela. Dito sinabi ni Mang Carding na nagkunwari siya sa kanyang mga kamag-anak na wala siyang pera. At dito nalaman ng matanda na tama nga ang sinasabi sa kanya ng kanyang kasambahay. Sige, tayo-tayo na lang ang magdiwang ng aking kaarawan. Siguro nga ay dapat ko silang bigyan ng aral dahil hindi makakabuti sa kanila kung patuloy nila itong gagawin sa akin, paliwanag ni Mang Carding.
Simula noon ay natutunang tumanggi ang matanda sa kanyang mga kamag-anak. Hindi na rin ito pumapayag na gamitin ang kanyang bahay tuwing sila ay may ipagdiriwang. Nang dahil doon ay iniwasan siya ng kanyang mga kamag-anak sa pag-aakala nila na wala na talagang pera ang matanda. Nalaman ni Mang Karding na kung minsan ay mas mamahalin ka pa ng ibang tao na hindi mo naman kadugo kaysa sa totoo mong pamilya. Lumipas sa mga taon ay minsan na lang kung bumisita ang mga ito. Kahit nagkakaroon na siya ng sakit, ay si Micaela lamang ang nag-aalaga sa kanya. Sa hindi inaasahan ay inatake sa puso si Mang Karding at dinala ito sa ospital. Walang ibang nag-aasikaso sa matanda kundi si Micaela lamang at ang kanyang asawa. Ilang oras lamang ang lumipas ay pumanaw si Mang Karding at nang malaman ito ng mga kamag-anak ng matanda ay sumaya pa sila. Magiging mayaman na tayo. Ang lahat ng kanyang pag-aari ay sa atin na mapupunta. Masayang sabi ni Maricel. Tama ka dyan. Maraming salamat naman at meron tayong mayaman na kamag-anak. Nakangiting sagot ni Erica. Laking pagsisisi naman nila nang kausapin sila ng abogado dahil ayon daw sa kasulatan ay kay Micaela daw ipinapamana ng matanda ang lahat ng pag-aari nito. Ano? Bakit naman po sa akin ipinapamana ni Sir ang lahat ng kanyang pag-aari? Tanong ni Micaela. Dahil kayo daw po ang nagparamdam sa kanya kung paano magkaroon ng isang tunay na pamilya. Hindi yung nilalapitan lamang siya nang dahil sa kanyang pera. Paliwanag ng abogado. Simula noon ay nagbago ang buhay ng pamilya ni Micaela. Ang mga kamag-anak naman ni Mang Karding ay walang nakuha sa matanda kahit na isang singkong duling. Ito ang aral na iniwan ng matanda. Tinuruan niya ang kanyang mga kamag-anak na magsikap at ang hindi ang umasa sa pera ng iba dahil ang tunay na pamilya ay hindi kakayang iwan sa oras ng hirap o kaya naman ay sa oras ng ginhawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos sa aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.